These meetings will be streamed at the Start na tayo, Ms. Josie. Ayan na, naayos ko na. Okay. Okay, good evening mga ka-Dynamite. Isa na namang episode ng Boxing Balitaktakan. At syempre, sinaswerte tayo dahil napapayag natin na mag-guest tonight ang isa sa pinakahinahangaan nating female boxers. Swerte tayo dahil yun ang gusto natin eh. Female boxers ang ating mag-guest ngayon. Hindi lang. Ayan. Naririnig ko na naman ang aking sarili. Ayan. Okay, so kamusta naman kayo mga ka-boxers tonight? Ang makakasama natin, of course, none other than the 5-time SEA Games gold medalist, Miss Josie Gabuco. Hello, Miss Josie. Hello po, ma'am. Good evening po sa lahat-lahat ng tagapagsubaybay ninyo. Thank you po sa pag-invite sa akin dito. Yes, matagal na namin kayong gustong bituin, Josie. Kasi syempre, yun nga, sunod-sunod, last SEA Games, ikay nakakamit din ng medal. Oo, yun. Pero sinerte tayo ngayon kasi galing ka sa iyong laban, di ba? Opo. So, nasan ka ngayon, Miss Josie? Sa ngayon po, nandito po kami sa Clark, Pampanga, nagko-quarantine. Kasi nga po, pagdating namin galing Dubai, pagdating po rito, kinwarantine po kami para sa safety na rin ang lahat. Ang ilang araw pa, Miss Rosie? Mga 3 pa po yata. Kamusta na naman lawa na. Kamusta naman ang naka-quarantine? Sanay na ba? And, kun po, ang hirap kasi nag-a-adjust pa rin po kami. Halos lahat naman po kami medyo nag-a-adjust kami sa oras dito. Nung tipong pagdating ng gabi, gising kami. Pagdating ng umaga, tulog kami. Dahil nga po siguro dahil sa time ng pinanggalingan namin, medyo 5 hours po yata, 4 hours nung pagitan. So, medyo hirap lang matulog sa gabi. Oo, medyo. Tapos hindi makalabas, ano? Opo. Mm-hmm. Yun po. Memorize medyo nakakabon na mga ano dyan sa hotel niyo. Malapit na nga po ako magbilang ng mga kwan dito eh. Oo, parang baka ma-drawing mo na yung buong kwarto mo, ano, memorize mo na sa napapanitipan mo na. Oo. Medyo. Yan. Pero Miss Josie, syempre, galing ka sa iyong laban sa Dubai. And syempre, congratulations at nagkamit ka ng bronze medal. Anong pakiramdam nung ayan na naman, meron ka na namang nakuhang medalya para sa bansa? Masaya po ako, syempre masaya ako kahit paano nakapasok kami sa medal round and at the same time, medyo nalulungkot na may halong panghihinayang, syempre, kasi malaking competition din yon, so medyo hindi tayo pinalad na makamit yung medalya. Nakakalungkot, nakakapanghinayang. Pero Miss Rosie, kung mapapanood ng mga viewers natin, ako napanood ko yung iyong fight, syempre nasa YouTube siya eh. Alam mo ba yun, Miss Rosie? Opo. YouTube siya. So sa mga viewers natin, kung gusto niyo mapanood ng laban ni
Miss Josie. Nasa YouTube siya. At syempre, nakita naman natin doon na palaban ka, Miss Josie. Syempre, hindi lang natin talaga makukuha yung favor ng judges parate. Pero naipakita mo doon ang iyon ng talaga namang feeling mo ba doon sa laban na yun na ipakita mo lahat ng iyong pinaghandaan? Actually, ma'am, siguro sa competition na sinalihan namin ngayon, medyo kulang talaga kami sa preparation. Medyo kulang kami sa equipment. Wala kaming gym, wala kaming bagging, wala kaming ring na ginamit. Pero ginawa lahat ng mga coaches namin na mapunuan lahat ng mga kulang. So, kung ano man yung ginawa namin dun sa competition, lahat-lahat binigay namin kung ano yung napag-insayuhan namin. Kaya lang, yun nga po, medyo hindi man kami 100% na nakapag-perform ng mga panang skills namin, pero alam namin sa sarili namin na tinry namin lahat-lahat na meron kami. Oo, Miss Josie. At syempre, yung decision is, tama ba, split decision ito? Opo. Kaya siguro may ganun ba, Miss Josie? Pag split decision, mas parang nanghihinayang ka kasi alam mo na dikit eh, dikit na dikit. Onting ano na lang. Ikaw na yon. So, mas masakit ba? Ganun ba, Miss Josie, pag nasa split decision tayo? Medyo may onting. Kanto kasi, doon na lang ako tumitingin palagi sa positive side ng na naging decision na parang okay, hindi ikaw nanalo, pero nakita naman nila, nakita ng marami nagsasabi, marami nagkonsan. Kahit ng mga coaches na mga taga-ibang bansa, kinakongratulate ako dahil yun nga po na sinasabi nila na ako ang panalo. So parang kahit papano nababawasan yung bigat ng nararamdaman ko na natalo ako, ganito, bagsak ako sa bronze, galing ako sa gold, tapos napunta lang ako sa bronze. So parang nakukuha naman ako na nakukomfort naman ako sa mga comment ng mga tao doon. And at the same time, no, mga kaibigan ko, mga taong nakasubaybay doon, sinasabi nila na ganito. So parang sa akin, hindi man ako panalo sa decision, at least nakita nila nung effort namin, nung effort ng bawat isa sa amin na talagang lumaban kami. And tama ba, Ms. Rosie, ikaw ang best in boxing or boxer of the night noong time na yon? Noong 2019 po, yun po. Best boxer po. Oo, okay. Akala ko dito sa huling laban. Hindi po. Well, siguro, yun, misinformation lang. Pero, sige, Ms. Josie, ngayon, move tayo, mag-ano tayo ng onte, throwback tayo. Siyempre, lahat ng mga female boxers at siyempre mga fans mo, gustong malaman, paano ka ba nasimulang magsimula sa boxing? Kasi ang dami nagtatanong, di ba, pag babae, bakit ka nag-boxing? Ganyan, ang ganda-ganda mo. Ganyan, sana na ganito ka na lang. So, paano ba nagsimula si Ms. Josie Gabuco? Kasi po, dati po ako sa athletics. Talagang runner ako. Yun po talaga nung event ko. Sports na talaga, no? Talagang makuan po ako sa sports. Ngayon, parang hirap po talaga kami sa buhay. Hindi ako kayang pustusan ng magulang ko sa pag-aaral. Tapos, dumating yung time na tinanong ako ng isa sa mga tito ko na sabi niya, Jo, baka gusto mo mag-boxing, may national open. Pag nakuha ka na sa Pag nanalo ka na national team, may libreng pag-aaral, libre allowance, may tirahan, may pagkain. So, parang sa akin, grab the opportunity na lang kasi malaking opportunity talaga para sa mga katulad ko nakapos na makapag-aral. So, sabi ko, okay na to, sabi kong ganyan. Kahit na mahirap, pasukin, subukan, baka sakali, baka doon pa ako makapagpa ng pag-aaral. So, ayun po. Hanggang sa dumating yung time na nag-national open, nakakuha po ko ng gold medal. Tapos kinuha po ko sa Palawan, papunta ng Baguio. So doon na po nag-start. Noong una po yung reason ko para lang magkapag-aral, parang ganyan. Pero noong nando na po ako, parang na-inlove ako sa boxing. Parang ang doon ako nag-start na, ay gusto ko makapaglaro sa ganito. Gusto, nung mga nakikita ko sa mga senior ko, parang gusto ko rin marating to, gusto ko ma-achieve ng mga ganito, no, na mga narating nila. So, unti-unti tumataas ng mga pangarap ko. Doon ako nagkaroon ng level.
Ganda naman. Na-in love si Miss Josie sa boxing. Pero, simulang-simula pa lang pala, national team ka na. Edi, antindi na ng training mo kaagad, Miss Josie. Opo. Oo. Ito ba, before ka nag-national team, tama ba, may previous fights ka na ba? O dito ka lang talaga hinubog sa national team? Yun po, nung sa national open, yun po nung unang beses na naglaro ako, tapos nakuha ko papunta na national team. Under po yan sa, ano pa rin, sa Palawan pa. Kumbaga, oo. Yun po nung unang laro ko sa sa boxing. Tapos nakuha ko agad sa national team. Oo. Grabe. Pag-usapan natin ang buhay mo sa national team. Siyempre, akala ng mga tao ang dali-dali ng mag-training at makakuha ng medalya. Ikwento mga Miss Josie, yung pagsisimula mo sa national team, sabi mo na inog ka. Ibig sabihin ba nito kahit anong sakit, kahit anong parang pag-ibig lang. Kahit anong sakit, kahit anong pagod, hindi mo ininda dahil gusto mo nga mag-boxing eh. I-describe mo nga yung mga paghihirap na napagdaanan mo sa training. Opo. Unang-una kasi, syempre, bago ka pa lang. Tapos, bata pa ako. Unang-una, ang pinakamahirap sa fight ng isang atleta dinadala sa national team is yung mahiwalay sa pamilya. Syempre, hindi ka sanay na mahiwalay sa pamilya mo. Tapos, isang iglap lang. Kailangan matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Kailangan kumbaga wala ka ng ibang aasahan kundi sarili mo. So, doon ako na 17, 18, mga ganong edad pa lang po. Opo, mga 17 po. So, batang-bata pa talaga ako. So, ako, bunso po ako. So, hindi ako sanay na wala ng mama ko. Kaya talagang parang buong 2 weeks yata, umiiyak ako. Parang gusto ko nang umuwi. Pero, parang nandun nung part na gusto ko may maabot eh. Gusto ko may mangyari sa buhay ko. Gusto kong makalabas sa hirap na meron ako. So, ito nung nakita kong way para makaahon ako sa kahirapan. So, kaya yun po. Kung sa training naman po, mahirap talaga. Nandun yung, akala ko, pag-boxing, dun ka lang sa ring, sa bagging, makipag-sparring, pero hindi po kasama lahat nung tipong tatakbo kayo ng pagkalayo-layo. Tapos, favorite ko rin yan, Miss Josie, yung cardio'ng pagtakbo na yan. Ang totoo po niya, nagulat ako. Sabi ko, athletics po kasi ako eh, di ba? Athletics ako, pero nagulat ako. Pagdating ko sa boxing, mas mahirap ng training nila. Mas, kumbaga parang, hala, akala ko pa naman pag nag-boxing ako, hindi na ako mahirapan sa takbuhan. Yun pa, mas malala pa, sabi ko ganyan. So parang, sabi ko, iniisip ko na lang, siguro may pa naman to, may naidadagdag naman to sa point ko, sa panambaksin ko. So, sige, go. Tapos dumating kami sa point na pag nag-sparring ako, pag na-uppercut ako, umuupo ko. Minsan namumuti pa ng mata ko sa sobrang sakit. Kasi pag tinatamaan ako sa tiyan, sakit eh. Pero pag siyempre dahil medyo bata ka pa talagang wala ka pa. Kumbaga, nandun ka na matapang ka, medyo may susunto ka pag sinunto ka. Pero nung kumbaga, wala ka pang masyadong idea sa mga pagiging wae sa taas ng ring eh. Kumbaga, ibang-iba. Mas lamang talaga kapag medyo may edad ka na or medyo matagal ka na sa boxing. Kumbaga, gagamitan mo na ng utak kapag nag-sparring ka. Eh, nung kabataan ko, pag sinuntok ako, susuntok ako, yun lang yun eh. Yun lang ang alam ko eh. Oh. So, mahirap. Yun. Tsaka ako, nag-sparring kami sa mga lalaki. Siyempre, alam naman natin na iba nung capacity ng kanang lalaki compare sa mga babae. Speed, sa lakas. Tapos minsan, kasparring pa namin. Medyo mas mabigat pa sa akin. So, mahirap sa akin. Pero, yun nga. Yun ka lang nun. Opo. Eh, nung dumating po ako, ang timbang ko noon, mga 45, 44 lang ako. So, maliit po talaga ako. Tapos, ano yung timbang ng mga nakakasparring mong lalaki noon, Miss Josie? Minsan 49, minsan 50 plus. So, parang, pag sinusuntok ako, kahit tipong nakaganyan ako, talagang mapapalid ako kasi maliit ako eh. Saka ipo, Miss Josie, pag lalaki talaga, no? Opo.
talagang... Kahit na magaan yung kamay, matigas yung kamo. Tsaka-tsaka. Hanggang ngayon nga po eh. Hanggang ngayon, pag nag-sparring po talaga ako, hindi nawawala nung pag na-uppercut ako na nasusolid ako, talagang hanggang ngayon, umuupo pa rin ako. Kasi iba talaga yung lakas ng lalaki. Mm-hmm. Talagang try and tested kahit anong pan. Masakit talaga. Totoo yan. Kaya hey, mga kasparing naming lalaki, hinay-hinay mm-hmm. lang. Minsan kasi sasabihin nila, di ba, mahina naman yung sunto ko. Opo. Pero ako naman po, ma'am, medyo tumagal na, ayoko naman po nung masyado kong binibaby na parang masyadong dahan-dahan, parang laro-laro lang. Kasi ang iniisip ko, the more ka nahihirapan, the more kang may madidevelop para sa sarili mo. So, mas okay sa akin nung isparing niyo ako kung ano nung tingin niyo na makakatulong sa akin pagdating sa laban. So, para mahirapan man ako, masaktan man ako, kung ano bang mangyari dyan sa akin sa isparing, at least pagdating sa laban, hindi na ganun kasakit kung masuntok man ako ng mga solid sa babae. So, hindi na siya ganun kakon sa akin. The big deal. So, yun po ang point ko. Kasi bilang babae, hindi naman tayo sanay ng ganyan, di ba? Hindi naman natin laro yan eh, yung makipagsuntukan, makipag-wrestling. Kaya kailangan nasasanay tayo sa sakit. Oo. Yan. Nako, Miss Josie, kwento mo naman sa amin yung first laban mo ever sa national team. Kamusta at anong nangyari? Fight. Kung hindi po ako nagkakamali, 2004 or 2005 po nung time na yon. Nagkaroon po ng dual match ng Sri Lanka versus Philippines. So, pumunta po kami ng Sri Lanka noon. Tapos, nakalaban ko po doon nung boxer nila na parang veterano nila. So, unang laro namin, natalo ko. Tapos, pumunta kami sa parang isang lugar, kabilang lugar nila. Sunod na araw, naglaro kami ulit. Yun pa rin siya pa rin yun. Tapos ngayon, tinuruan ako ng isa sa mga kasamahan ko ni Analisa Cruz, na dating teammate ko na. Ganito, Joe, dahil kaliwete siya, ganito ang gawin mo. Balian mo lang dito sa kanan, tapos balikan mo siya. Ganun lang ang gagawin mo, babantayan mo lang palagi nung straight niya. So, pagdating sa laro, syempre, nung gabi, hindi na ako makatulog kasi, parang, iniisip. Parang feeling ko. Ako, tinamaan ako ng tinamaan nung naglaro kami. So, paano ko mas bibigyan ng solusyon ng ganung sa ganung kaikling oras. Parang ngayon naglaro ako, kinabukasan maglalaro kami ulit ng ano. So, parang kailangan ko makapag-adjust na mabilis. So, yun nga dahil tinuruan ako ni Ate Ana, parang nung gabi pa lang nagkuha na ako, nag-imagine ako ng gagawin pagdating sa laro. Sa awa naman ng Diyos, pagdating doon, effective naman ang tinuro sa akin. So, nanalo naman ako. So, all one kami. Oo, nakabaw. All one kami. So, okay na rin ako sa naging performance ko noon. Kasi parang baguhan naman ako, bata pa ako. So, hindi na ganun kasama. Kumbaga, sabi mo nga, veterano yung nakalaban. So, parang okay na yun. Kahit all one kami. Ako. Miss Josie, kapag ba na, nung nagsimula ka magboxing, anong reaction ng family mo? Meron bang, syempre, iniisip din nila yung kapakanan mo, meron bang natakot for you, or all-out support talaga sila sa'yo? Ako yung mama ko po kasi napaka-supportive nun eh. Kahit sa athletics ako, lagi siya nandyan, lagi niya ang sinusuportahan. Talagang sa bawat laro ko, nandun yan. Ngayon, nung nag-decide ako na gusto kong magboxing, parang sigurado ka, gusto mo yan. Sabi ko, opo, gusto ko kasi makapag-aral, ganyan. So, sabi niya, sige, kung yan ang gusto mo, nandito lang ako, parang suporta ako sa'yo. So, okay naman, nung sa mama ko. Pero nung sa papa ko, hindi talaga siya payag. Parang, syempre, bunso ako, tapos babae pa ako, tapos, parang, hindi talaga siya kwan. Nung mga kapatid ko naman, kuan sila, no comment sila. Pero nung nanood sila, nung time na nanood sila doon sa, nung naglaro ako sa Palawan, umiiyak sila. Talaga? Umiiyak sila kasi, yun nga, syempre nasusuntok pa, ganyan. Syempre first time naman nilang manood ng panambaksi. Parang hindi pa sila ganun ka,
hanggang ngayon, sa bagay, hanggang ngayon, hindi pa rin sila ganun ka lakasan loob na manood ng mga laro ko. So, nung tatay ko talaga nung medyo against sa pagbaboxing ko. Parang nag-confess siya sa akin na kapag sumakay ka ng aeroplano, parang kakalimutan na kita. Parang ganyan nung mga words. Umabot sa ganun. Oo. Mm-hmm. Kasi ayaw niya talaga akong palaruin eh. So, nung bata pa ako, hindi ko maintindihan. Parang dating sa akin, bakit pinipigilan mo sa mga bagay na parang ang iniisip ko, bakit niya ako pinipigilan sa mga gusto kong gawin na pwedeng may pangarap ka eh. Parang maging maayos. Maging maayos nung pagko. Pero, ngayong naging kwa na ako, medyo nare-realize ko na ganun pala kahirap magkwa na. Kaya gano'n yung anak mo na dumating sa point na gano'n pag-vaccine. Para pala sa part na magulang, mahirap. So, dun ko lang siya naiintindihan kung bakit gano'n yung naging kwa niya sa akin. Pero, Miss Rosie, 5-time SEA Games gold medalist ka na. Ngayon ba umabot na sa point na medyo naiintindihan na ni Daddy yung sport? Apo, nung kasi mga 1 year. Yata ma. Medyo 1 year mahigit. Malis po ako sa team. Saka dahilan ng medyo personal. Tapos, nag-usap kami. Sabi ko, gusto ko talaga to. Gusto ko to kasi masaya ako. Ganyan-ganyan. So, nag-explain ako sa kanya. Basta, ang sabi niya lang sa akin, nasasaktan daw kasi siya. Ganyan. Sana rin daw maintindihan niya ako. Pero kung doon daw talagang gusto ko, kung doon ako magiging masaya, supportahan niya na lang ako. So, start noon, parang okay na. Hanggang sa nakabalik ako sa national team, okay na sa kanya. Kinailangan niyo lang talagang mag-usap at magkaintindihan. Tsaka, siguro panahon rin para matanggap ng mga sitwasyon na kung ano meron ako. Oo, tama. Nako, meron tayo sabi ni Gab Ferreras, good evening. I think naka-tune in din si Nesty Alcaide Petesio tsaka Irish Magno. Sana. Ayan. Nabasa ni Miss Irish Magno ang aking utak dahil sabi niya, go mother. Puso, 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 puso. Bakit mother ang tawag niya sa'yo, Miss Josie? Siyempre po. Ako po nung parang mama na ako eh. So, kaya yun po. Mother na yung tawag nila sa akin. And siguro dahil ako na rin yung pinaka maedad dyan. Ngayon naisip ko. Naisip ko yun eh. Bakit mother? Ano ba? Ganun ba sila sa'yo? Parang ang trato nila sa'yo. Ate-ate, nanay-nanay, ganyan. Oo. Okay lang yun, Miss Josie. Di ba sabi mo, pag kumatanda, experience, di ba? Oo. Talaga, marami yung silang tumatawag sa akin ng mother. Mother Earth pa minsan. Wow. Para sa kanila, mahal ko lang talaga kayo. Correct. Oh, ayan, Miss Irish Magno, mahal ka ni Miss Josie. At yun nga, siguro katuwaan lang din sa team na meron ko mga bansag-bansag. Opo. Oo. So speaking of yung mga teammates mo, kamusta naman ang relationship ng Philippine National Team as a team? Syempre, kahit ang boxing ay individual sport, mahalaga din ang role ng team, 'di ba, sa iyong success. So, ikwento mo nga sa amin kung yun, kamusta ang inyong mga kulitan, ang inyong mga bonding, ang inyong mga pinagdaanan? Sige, Miss Josie. Pag sinabi ko po kasi timing at saka mabait ako, baka kumontra silang lahat. Tingnan natin. Ayun, sabi nga ni Miss Irish ngayon, miss you mother. Mukhang pwede pa, Miss Irish. Tingnan natin kung hihirin sila. Sa totoo lang po kasi, Con, sa team po namin, makulit talaga kami. Ako po, medyo malakas ako mga asari. Ayan na, napaamin kasi. Aminin ko na kasi baka mamaya kumontra sila. So, yun po. Para sa akin kasi, Kwani, nung team namin, para sa akin, hindi lang sila basta-basta team, basta kaibigan o naging kasama. Para sa akin kasi, naging pamilya ko na nung panang ng boxing, nung ABAP. Kasi, para nagkaroon ako ng
pangalawang mga ama, mga kapatid, mga ate. Ay, ate, isa lang pala, si Coach Mitch lang. Natitira. So, ako nang sunod na matanda. So, isa lang. Ayan, tapos mga kapatid. So, pamilya na nung touring ko sa kanita. So, nandun kami sa, parang, masaya lang. Suporta lang sa isa't isa. Asaran. Minsan, nagkakapikunan, pero hindi nagtatagal. Nung ganun. Pa, syempre, normal. Sa magkakapatid, di ba? May, minsan, may tampuhan yan. May mga ganun. Pero, madali naman na solve ng mga problema. So, tumitindi ba yung mga asaran na yan kapag weight cutting, Miss Josie? Nagkakapikunan ba kayo pag yung walang kain-kain, dehydrated, ganyan? Ako po, Juan, sa akin, kasi alam naman nila kasi kumbaga nakikita naman nila sa akin kung kailan ako hyper, kailan ako pwedeng asarin. Alam rin nila kapag halimbawa medyo nakikita nila na halos wala na akong kain, hindi na ako masyadong umiimik. Alam na nila yan. Nang parang magsalita. Nakikipag-asaran pa rin ako pero medyo kumbaga pag halimbawa nagpahinga na, pahinga na. Kumbaga lahat tahimik na. Ganun. Kumbaga kasi hindi lang naman nung isang tao ang dapat mag-adjust eh. Lahat kayo dapat nag-a-adjust kayo sa kung anong sitwasyon ng isang teammate ninyo. So, yun siguro ang kagandahan ng sa amin. Kasi, halimbawa, gusto ng... Kaya lang, maingay po talaga ako, ma'am. Sige lang, Miss Josie. Wala pang kumukontra. Wala pa. Yan po. Talagang maingay ako. Minsan may mga time na may natutulog na sa mga teammate ko. Tapos ako magwawal-wal ako. Mag-iingay ako. Hindi ko napapansin. Tapos, pag halimbawa may naganito na, psst, saka lang ako, ay, sorry. Tapos saka lang ako lalabas. Sino yung madalas na nag-psst, Miss Josie? Paiba-iba po eh. Paiba-iba. Eh, sinong madalas na kakulitan mo? Sinong lelebel sa kakulitan mo? Kwan po. Sila, ay, yan si Irish Magno. Oo, sabi nga niya. Nakakatsaga sa ugali ko. Sabi niya, ikaw lang mother daw. Nilaglag ka. Ayan po, sila Irish Magno, sila Risa Pasuit, ayan, yan. Tapos ng mga bagbat. Ako si, ko naman po eh, ako yung tipo ng, kung gusto niya ng kakulitan, nandito lang ako, okay ako, all the way. Kung, madali akong, kumbaga, makisama. Madali akong kunin. Pero huwag lang sobra. May mga limit pa rin ng bawat isa sa akin. So, yun, sabi ko nga sa mga bata, pag halimbawa, kasi ang first impression talaga sa akin ng mga batang bagong dating, parang maldita ako, masungit ako, stress talaga. Ako naman, kanilig lang. Hindi naman maldita. Grabe naman yung maldita. Bakit ba? kasi kwan... pag halimbawa hindi ko pa masyadong kwan, hindi ako masyadong umiinik. So tahimik lang, hindi ako masyadong nagkwan. Pero once na nakausap ko na sila, tapos nagkausap-usap na kami, nag-start na ako mangulit. Ay naku, si mother, akala ko pa naman matino nung para ganito. Ganyan na. So sa kwan lang, nakakatuwa rin na kwan. Okay sila. Kumbaga, kahit pa paano na-accept nila nung ugali ko na ganito. Kahit ng mga coaches ko nga eh, believe ako kasi ang tiyaga nila sa akin. Shout out sa mga coaches. Shout out sa mga coaches. Parang puputi na ang buhok sa akin. Eh, siyempre, tanggap ka nila. Diba ganun naman kapag magulang, tanggap ka. Ay, mga time kasi na kahit nasa training, makikita mo ako, may time na nung mga kapitbahay pa, nung parang tipong pupunta pa ako dun sa kasama mo, makipagdaldalan, nung ganyan. Pero sinusubukan ko na makalasin. Ganun na talaga kapag mga girls, di ba? Mahilig tayo. Yung nagsha-shadow na lang, nagkukwentuhan pa. Oo, nung tipong, pagka time, pupunta ka agad dun sa kasama mo, makikipag-chismisan ka agad. Parang ganyan. Pero iniiwasan ko na po yan, ma'am. Sabi ko, dapat magbago na ako. Kasi ang tanda-tanda ko na, hindi pa ako magbabago. So, sana. Ito nga, sabi ni Miss Iris Magno, mana lang daw siya sa'yo. Huwag ka niyo maniwala, ma'am. Nahawa rin lang ako sa kanila. Naghawaan siguro kayo.
Pero kasi naman, naiintindihan ko Miss Josie kasi ang hirap-hirap na nga ng sport na boxing tapos seryoso pa kayo lahat. Opo. Ayan naman po nung isa sa mga kwan ko rin. Kasi happy ako. Happy ako sa team na meron ako. Happy ako sa the way nila akong itrato, the way na nung samahan ng bawat isa. So, kahit sa mga coaches. Mm-hmm. Kasi may mga kwan kami na nagbibiruan pa rin kami. Nung kumbaga, okay, pag-training, training. Ngayon, medyo kailangan magseryoso. Pero pagdating sa kwan, pag after ng training, masaya, masaya. Kasi kumbaga, nakakakulitan ko sila, nakakakulitan namin sila, sabay sila sa kung anong pa namin. So, pero nung respeto, syempre, nandun pa. So, saya lang. Oo, naku, alam mo yan, naku, coach ko yan si coach. Shout out kay Coach Florence Ferrer. Naramdaman ko rin yung mga kakulitan ng mga national boxers na ganyan. Di ba? Ang lakas ng mga trip. Oo, iba-iba kayo ng mga trip eh. Sabi ko, sige nga. Siguro kaparte ito ng pagiging boxer. Kailangan talaga may sarili ka ring ano, may sarili kang topak. Totoo po yan. Oo, di ba? Para, ano naman topak mo dyan, Miss Josie, na naka-quarantine ka? Anong mga pinagkakamalaan mo dyan? Pan, ma'am, kain na ako ng kain dito. Tapos, pero may online training na po kasi kami. So, pagdating ng 3 o'clock, nag-iinsayo na po kami. So, sumasabay kami. Meron ka bang, after ng, syempre, nag-compete ka sa Dubai, ano, mga next, ngayong next few months, anong nakaplano para sa'yo? Sa ngayon po, wala pa po kaming pinag... Ay, ako, wala pa akong talagang tinatarget na kwan. Dahil nga po, nung SEA Games sana, kaya lang nung weight category ko is tinanggal ng Vietnam. So, hindi lang... Bakit nila tinanggal? Ganun po kasi yun ang privilege ng host country. Sila nung mamimili kung anong mga weight category. Natakot sila sa iyo, Miss Josie. Hindi po. Hindi naman po siguro, ma'am. Siguro pa. Hindi ba ganun yun, di ba? Kapag, siyempre, kung anong advantage ng bansa. Oo, yun po yun. Kung saan medyo lamang sila. Natakot sila. Di ba? Siguro medyo mas sure lang sila sa mga weight category or mas malaki siguro ng chance na nakikita nila kapag sa mga weight category. Or parang Olympic category po yata nung ilalagay nila. Oo, ang gaan mo kasi Miss Josie, parang hindi kaya ata nagkakaproblema pag weight cutting. Ay, hindi po. Kasi ito nga po, last year 'di ba, nagkaroon ng dahil nga po dito sa pandemic, inuwi kaming lahat. So, nandun kami sa mga bahay namin. Although nagkakaroon kami ng online training, noong 2020 po kasi katatapos ko lang ng operation, sumatagal ako bago nakapag-start ulit ng training. Lumaki ako. Nung laki na talagang lumaki ako. Tumuntong po ako ng mga 60 kilos mahigit. Appear tapos, tayo. Nag-appear. Ang hirap na yun. Kumain, ma'am. Parang doon lang ako nagkaroon ng mahabang pahinga eh. Yung time na yun. So, parang... Pag-atleta pa naman, biglang... Okay, no? Opo. Oh, makakain ka lang, di ba? Yun nga po eh. Tapos, yun nga po. Nung... Buti nga po, sinama ako sa bubble training dito sa Calamba, Laguna. So, nung dumating ako doon, mga 58-59 na lang ako. Ayan. Nung medyo start ng January yun. Okay pa, paano nakapag... adjust na rin ng konti hanggang sa galing ako 58-59 papunta ng 48. Kaya natin yan. Magic ang tawag dyan, Miss Josie. Tiis-tiis lang, ma'am. Anong Sky mga flakes? Pinakain mo, Sky Flakes? Ano pa, pag nagka-cut ka ng timbang? Kung ano nga, kasi kan ako eh, talagang bawas kung sa bawas. Minsan, pag nag-start pa lang ako, medyo... Okay pa. Pero pag malapit na kasi ng, halimbawa, na mga 3 weeks na lang, tapos medyo malaki pa rin ang timbang ko, doon na ako dumarating sa, hindi na ako nagkakanin sa umaga, pa na lang, isang itlog na nilaga, sold na ako, tapos medyo, limitado na lahat.
Kumbaga, sa lunch lang ako kakain ng rice, nung rice ng mga tatlong subo, apat na subo lang. Oo. Tapos pagdating ng gabi, maaga pa ako kakain, mga 5 o'clock, kakain na ako para pagdating kinabukasan, kumbaga, nung weight ko, medyo malaki nung nababawas. Pero pag hindi naman kaya, halimbawa, kagaya nung nakaraan, hindi na ako makatulog, mga alas 12, hindi na ako makatulog kasi kumukulo na ng tiyan ko. Kukuha na lang ako ng kwan. Kukuha ako ng skyflakes. Tapos, bibiyak ako ng isang kwan. Kakain ako. Mga ganun na po. Parang ibsa ng konti. So, sa awa naman po ng Diyos, talagang nadadala rin po sa taste. Oo. Kasi ang baba-baba ng timbang. Oh, ang timbang natin. Magkatimbang tayo, Miss Josie, sa laban. Talaga ba? Di ba, minsan, yung isang kilo na lang, ayaw pang bumaba. Ay, pag mga isang kilo pa, ma'am, medyo okay pa yan. Pero pag nandun ka na sa mga point-point na, yun anong, parang feeling mo kahit ano nang ginagawa mo, bakit parang hindi nagbabawas? Parang ganito naman, nag-extra naman ako, nagdagdag ako ng training, tapos ganito na lang nung tubig na ininom ko, ganito lang ang kinain ko, pero parang hindi nababawasan. Yun yung parang mahirap na sa mga point-point. Pero, kung naman ma'am, ang panyan, pag halimbawa nandun ka na sa competition, kung saan na lang talaga siya mababa, baka sa nervyos. Mabagsak ng team. Tsaka nawawalan ka na rin ng gana kumain. Siyempre, nervous ka na. Parang utak mo lagi nang gumagana sa, nanggan ka agad sa anong gagawin mo pag naglaro ka, ano mga ganyan. So, medyo na, hindi naman stress na negative, pero medyo na-stress talaga. Nung, kailangan din ng stress, di ba? Kasi kung masyado kang relax, hindi ka naman din. Yun nga po na sinasabi nung sa sports psychologist namin. Special mention, Sir Marcus Jarvin Manalo. Nung nervous po, nandyan lang yan. So, pag-aralan mo kung paano mo siya i-handle. Ang ganun po. So, malaking tulong na maaga pa, alam mo na, sa sarili mo na normal na darating sa point na makakaramdam ka ng ganito, ganito mangyayari sa panang reaksyon ng katawan mo, sa utak mo, parang hindi ka makakatulog. So, dapat, alam mo na kung anong pwede mong gawin para... Pero ngayon ba kinakabahan ka pa rin? Ay, ma'am, nervyosa ako. Talaga? Oo, nervyosa ako. Ano pa ritual-ritual mo bago umapak ng ring? Siyempre, kabog-kabog na yan. Ano nagawa mo? Before pa yan ako magkuhan, ma'am, nagkuhan ako, nag-inhale, exhale, tapos nag-iisip ng mga positive na pwede kong ipasok sa utak ko, na kung ano yung mga advantage ko sa mga kalaban ko. Tapos, kung ninervyos ako ng ganito, ninervyos din sila ng doble kes sa akin. Nung parang ganon. Kinukonvince ko nung sa sarili ko na, hindi, kaya mo yan. Kasi kung ganito nararamdaman mo, ganito rin ang nararamdaman. Parang ganyan. So, sabi ko, pag nandun ako sa time na nakuhan, talagang pinaka-kuhan ko, ma'am, dasal na lang talaga. Opo. Kasi wala ka na magagawa eh. Kumbaga, nung part mo, ginawa mo na. Lahat ng part as a boxer, ginawa mo. So, ipagdasal mo na lang. Tapos, ikuan mo, pagkatiwala mo kay God kung ano nung mangyayari sa laro. So, malaking tulong yun. Kasi ako, ma'am, kwan, nakukomport talaga ako pag ganun. Parang, medyo nagiging maliwanag ng panangisip ko. Meron bang anong laban yung pinakakinabahan ka, Miss Josie? Talagang hindi mo makontrol yung kaba mo? Parang pare-pareho, ma'am. Pare-parehas. Kasi nervyosa nga po ako. Pero, iba po nung kaba na mararamdaman mo pag fighting for bronze, fighting for gold, compare dito sa gitna. Kasi parang, meron akong para, pag fighting for bronze, kaya sobra nung kaba ko. Kasi, kapag natalo ka, wala ka medal. So, medyo nakakakaba yun. Yung talaga sa fight ko, medyo nakaka-pressure. Pero pag naka lamang ka na doon, like,
kumbaga, nakahakbang ka na dun, so pa-silver na, parang kahit anong mangyari, nasa medal round ka na. Kapag sa gold naman, kaya umakit na naman yung pressure na mararamdaman mo. Kasi, isang laban na lang yun eh. Kumbaga, all out na, bigay na lahat. Kumbaga, last na rin naman ito, so, sayang kapag hindi mo pa nabigay lahat ng panin. Yun po. Speaking of gold, naka-5 na gold medals ka, Ms. Josie. Ano yung pakiramdam na syempre nung nagsisimula ka pa lang, nangangarap ka pa lang, ngayon nakamit mo na 5 gold medals at ikaw yung pinaka-successful na babaeng boxer dito sa Pilipinas in terms of medal count ng ginto. So anong pakiramdam, Ms. Josie? Nararamdaman mo na ba? Iba na eh. Syempre, iba na since nung nagsimula ka at iba na rin ngayon. Syempre, iba na yung pagtingin sa'yo ng tao. Iba na rin yung mga, yung pressure din sa'yo, di ba, to prove yourself. So, anong nagbago nung 17 years old pa lang si Ms. Josie at nangangarap pa lang? At ngayon na si Ms. Josie na may 5 na gold na medalya? Siyempre po, una-una, siyempre, thankful ako. Thankful ako na nakamit ko nung mga pan ko. At siyempre, sobrang thankful din ako kasi hindi ko naman maaabot to kung hindi dahil sa mga nagtiyagang coach sa akin na talagang kahit ganito pa kakulit, talagang tinatiyaga talaga nila ako. Parang hindi pa masyado, Miss Josie. Ilabas mo pa nga yung kakulitan. Ayun. Nakakaya. Minsan mang punta ka sa amin para malaman mo. Okay. Pag nasa Baguio kayo, pupuntahan ko kayo, ah. Opo. Maganda yan, ma'am, para ma-experience mo rin nung nasa kanta ng mga Philippine National Boxing Team. Maranasan mo yung kakulitan. Opo. Makikita mo kung paano ko binubuli ng mga kasama ko. Pre-lodge. Oo, tignan nga natin kung magko-comment. kung nakakuan, ma'am, kung nakita niyo nung sa post niya, sinare ng isa sa nung kaibigan ko, may comment dun ng kwan, si Rogin Ladon. Nakita ko yan. Shout out kay... Oo. O, nandito yan, ma'am. May comment yan. Kita mo pa pala sila mambuli, di ba? Akala ko naman seryoso yun, Miss Josie. Hinahabaan ko lang talaga pasensya ko sa kanya. Mamaya, kawawa na naman ako nito. Oo, hindi okay lang. Siyempre, ako para sa akin, gusto ko makilala audience ng boxing kasi, 'di ba? Hindi naman sa hindi nabibigyan ng pansin, pero sa tingin mo, iba pa rin yung attention na nabibigay sa female boxer sa male. Eh. Siyempre, 'di ba? Hindi maipaliwanag eh. Pero kung ngayon ako tatanungin, ma'am. Ano eh, parang patas-patas na nung pa nila sa babae at saka sa lalaki. So, medyo okay na. Para sa akin, kasi siyempre... Nung simula, medyo hindi pa ganoon. Okay. Anong experience mo nun bilang female boxer? Anong mga challenges? Kasi dati parang hindi pa ganoon ka-aware ng mga tao about sa women's boxing. So, talaga, boxing ka, ganyan. Parang pagdududahan ka. Na nung siyempre kinukwestiyon rin ng kapasidad ng kababaihan sa larangan ng boxing kasi kilala ang boxing sa mga lalaki eh. Talagang hindi mo maikakaila na talaga marami talaga active ang mga boxer natin sa lalaki. So ngayon marami ka nang kumbaga hindi na nagpapatalo ang mga kababaihan natin sa mga kalalakihan natin. Kaya tulad po niyan, meron na rin tayong Olympians sa babae. Hindi lang po isa, dalawa po yan. Irish Magno and Nesty Petitio. At saka, kung sa world champion naman po, meron na rin naman po tayong nakamit na gold medal. Dalawa na po sa babae. So, yes. marami nang achievement ang babae na talaga masasabi mo na hindi na tayo nagpapatalo sa kalalakihan. And nung exposure naman po, pana, kumbaga, kung ano mga competition na pwedeng expose sa mga babae, pinapadala na tayo. Unlike na noon, medyo limited lang. Medyo hindi tayo nakapag-participate sa mga invitational, bibihira, madalang. Ngayon marami na. Kumbaga tuloy-tuloy na. So, yun po nung kagandahan ng
ng kwan ngayon. At saka, medyo nakuha na siya ng mga tao na, ah, okay lang pala nung vaccine na babae. Marami na tayong na-influensyan. Marami na tayong nalalason. Marami ka pang lalasonin, Miss Lucia. Sana po marami pong malason. Maganda paglason naman yan. Opo. Totoo po yan. At saka, Kwan, malaki po ang potential ng Philippine women's sa boxing. So, sana po marami pa po nung magkaroon ng interest. Marami pa po nung sumali na makuha dito sa, ma-involve dito sa women's boxing. Kaya ka naman namin ginis-miss, Rosie. Kasi syempre, may, malay mo, may batang nanonood dito, batang babae, di ba? Sana po. Kasi minsan, kailangan mo lang makakita ng role model. Isipin mo na, gusto ko maging kagaya ni Miss Josie na kahit boxer siya. Ang ganda ng hair. Ganda ng hair, malaligo. Di ba sabi nila, Miss Josie, mas gumaganda daw ang buhok pag malaligo? Kaya pala maganda ng buhok. Miss Josie, ba't ka maliligo? Yung magta-training naman tayo. Nararamdaman mo ba, Miss Josie, dati? Hindi na ako maliligo, pamapasa naman ng pounds. Dati po kasi, madalas akong maligo. Pero nung medyo nagkaedad na ako, halip na, parang nung nagkaedad na ako, once a day na lang. Okay na yan. Nung kumbaga patatapusin ko muna lahat ng ensayo bago ako maligo. Totoo. Dati kasi nung bawat ensayo, ligo ko eh. Ang sipag ko nga nun eh. Ngayon. Papawisan ka rin naman ulit. Oh, correct. Diba? Edi kunin mo na siya pag tapos ka na magpapawis. Totoo. Ano siyang pihakbang? Ayan na, lumalabas na ang kakulitan ni Miss Josie. Anyway, babatiin ko lang si Sir Doy Angeles. Good morning from Vegas. Stay safe, Miss Rica. Thank you, Sir Doy, for always supporting Boxing Balitaktakan. Ito naman, Miss Josie, nabalitaan ko noong 2012, naging Athlete of the Year ka. Kasama ni Nonito Donaire, tama ba? 2012 po. Yes. Okay. Anong feeling nun, Miss Josie? Naging Athlete of the Year. Dati po kasi, ma'am, wala pa akong idea na kapag Athlete of the Year ka pala, parang parang malaking achievement na nung ganun bagay. So, parang umakyat lang ako. Tinanggap mo lang, kumbaga. Siyempre, thankful ako kasi sinabi ni Coach Ruel Velasco na antagal bago nasundan. Nung, kumbaga, ilang taon na nakalipas na bago nasundan na meron sa boxing na Athlete of the Year. So, parang pa naman, masarap naman sa pakiramdam na isa ako sa naging pa ng Athlete of the Year. At nabully ka rin ba pagkatapos nun ulit? ayoko na i-mention ng mga pangalan nila. Baka mamaya hatawin na ako. Tapos sanay na siguro kayo dyan sa pagkukulitan ninyo. Naman, sanay na sila sa akin, sanay na rin ako sa kanila. Patas-patas na. Oo. Isang job, mag-job ka din, di ba? Tapatan mo lang din ng job. Kasi isa yan sa mga dahilan, ma'am, kung bakit rin talaga ako tumatagal sa boxing. Kasi happy ako. Happy ako sa akin. Yun nga, kasi, yun yung naisip ko, Miss Rosie. Ilang years ka na sa national team? Kung hindi ka... nabubulo na si Miss Rosie. Kung gusto mo lang naman i-share, kasi naisip mo, naabutan mo sina Coach Florence, tapos na... Hindi natin sabihin yung edad mo, Miss Josie. Huwag ka maganda. Sabihin na lang po natin kalahati ng edad ko. Pero grabe, ano, kalahati ng buhay mo. Imagine mo, talagang nasa team ka. Oo. At saka, boxer ako. Oo. Sa buong kwan nun. Sobrang... Kasi mahilig ako mag-kwan, ma'am. Nung tipong i-challenge nung sarili ko na ano ba ang pinakamataas na na-achieve ng ganito. Gusto ko yan. Halimbawa, may tinatarget ako. Kagaya, ito po ah, totoong kwento to. Mm-hmm. Kasi, naniniwala naman ako sa'yo, Miss Jocelyn. Huwag alala. It's a spera, no? Pero may time po kasi na pinasulat kami ng kwan ko.
ng sports psychologist namin. Ano pa ng mga gusto mong marating? Mga 2017 or 18 po yata. So, sinulat ko doon. Kasi parang nag-world champion ako. Tapos, parang ilang gold medal na rin yata ako ng time na yun sa SEA Games. Kung hindi ako nagkakamali, 4. Parang ganyan. So, ang sinulat ko doon, gusto ko makapag-medal sa ASBC. Kasi yun na lang nung competition na wala. Ma'am, pang 4 or pang 5 sali ko na dyan sa competition. Yan lang nung competition na hindi talaga ako magka-medal. Lagi ako nalalaglag sa medal count. Sobrang ang alat ko talaga pagdating sa quarterfinals. Tapos ngayon, nung isang gusto ko magka-medal doon. Kahit magka-medal lang ako, ma'am. Tapos nung isa sa point ko, sa tinarget, ang target ko, sabi ko, nalaman ko kasi na parang ang isa sa pinakamaraming gold medal sa SEA Games is 4. Coach Arlo Chavez. Shout out Coach Arlo. So parang sabi ko, gusto ko bago ako mag-retire, malampasan ko nung pa niya, nung record niya. Parang ganyan. So, challenge ko ng sarili ko. Kailangan tiis pa, tiyaga. Pag nakuha mo yan, sige, mag-retire ka na. Parang ginaganyan ko ng sarili ko. So, kaya lang, noong 2019, sabay naman na nakuha ko nung, sabay ko naman nakuha nung kwan, nung sa ASBC. Ay, sobrang dinasal ko yan, ma'am. Talagang bunga-bunga ganda sa lang ginawa ko siya. Sa ASBC. Nakuha mo? Anong medal ang, anong medalya ang nakuha mo sa ASBC? Doon po ako nag-gold. Tapos, parang sobrang saya ako sa, sobrang saya ng feeling na nagka-medal ka, tapos gold pa. Tapos nung tipong nakatambay na kami sa likuran, bigla akong tinawag na pupunta ako dun sa harapan kasi best boxer ako. So parang, wow, hindi lang siya basta medal, binigay na gold, tapos may bonus pa. Parang best boxer. So parang sobrang blessing ba. So sobrang happy. Tapos pagdating ng SEA Games, ayun po, sa awa ng Diyos, na kuha ko ng gold medal. So, 5 gold medal na ako. Parang, okay na. Kasi, parang, anong tawag dyan? Na kuha ko na ng mga nilista ko sa mga gusto ko pang ma-achieve dito sa boxing. So, ngayon, dadagdagan mo. Nakamit mo na eh. Kailangan mo dagdagan. Kaya ngayon, nag-iisip ako kung ano pa nung pwede ko maging target. Kasi mas maganda lang pag may sinusundan kang target eh. Kumbaga magkakaroon ka ng goal. Kunwari ngayon, ililista natin. Ano pa yung gusto mong target? Kunwari nasa sports psychology, ano tayo? Yung assignment. Yun nga ang problema ko ngayon, ma'am. Mag-isip ko ano yung next target. Opo. Yun ang fun. So, medyo nag-iisip ako kung ano pa ba ng mga gusto ko abutin or gusto kong marating dito sa kanang boxing. Nakatuwa naman si Miss Rosie. Talagang pataas ng pataas, ano? Opo. Kaya tsaka kwan, masarap din kasi ma'am sa feeling talaga na nakakapagbigay ka ng karangalan sa bansa natin. Kasi hindi lang para sa iyo eh. Hindi lang para sa pamilya mo. Noon parang ang kwan ko, ang goal ko noon, parang pag nagka-medal ka, kahit pa paano malaking tulong yun sa pamilya mo, ganyan, may maibibigay ka, ng mga ganyang bagay. Pero ngayon, nung medyo nagka-edad na ako, ngayon ko nakikita nung kagandahan ng pana pag may represent mo ng bansa ng Pilipinas, sa ibang bansa. Lalo na pag nakikita mo na inaangat na sa kwan ng flag ninyo, ang sarap sa feeling, ma'am. So, parang, yun na ang parang nakuwan ko ngayon. Parang, yun na nung parang pinaka-kuwan ng isip ko ba na makapagbigay ng karangalan sa bansa. Parang secondary na rin lang nung hindi ko naman sasabihin, ma'am, plastic ko naman kung sasabihin kung hindi ko na kailangan ng pera. Hindi natin sinasabi yan ako sa mga nanonood. Siyempre, mahalaga pa rin naman yan. Kabuhayan mo yan eh. Kaya lang, parang naging secondary na unlike ng noon, siya ang priority ko. Siya ang first point ko. Pero ngayon, parang nagiging secondary na siya.
Kasi, kung eh, parang yun nga na sinasabi lagi ng mga coaches namin. Ang pera darating lang yan. Diba? Kumbaga, ang pera nawawala, ang na-achieve mo, hindi na yan mabubura. So, yan. Yan talaga ng tamang-tama talaga. Inaip mo yung Josie Gabuco sa Google. Lalabas lahat yan. Nakatatak na yan sa ano. Makikita mo naman sa mga itsura ka doon. Uy, hindi ah. Kita ko nga yung mga winning photos mo. Talagang ano, walang galos ang mukha. Minsan kasi ma'am, nung mga nasa action na photos ko, nakanguso ako eh. Naku, hindi natin mapapwedeng sabihan yung mga photographer. Yun. Wait lang. Mag-post lang ako. Kaganun ka sa picture, di ba? Correct. Okay na. Okay na yun, ma'am. At least, ito paano. Pagdating ng araw, makikita ng mga anak ko. Ito mga ganun. Masarap sa feeling na may maikukwento ka sa magiging. Speaking of yun nga, paano kung yung mga in the future, sabihin na natin, yung mga magiging anak mo or mga anak mo, gusto nilang mag-boxing. Anong ayaw mo? Ayaw ko po. Yun naman yung parang sa akin, tama na nung ako nakaranas ng hirap. Ayaw ko maranasan. Kaya nga, kwan, naiintindihan ko nung pakiramdam ng tatay ko kung bakit ayaw niyang pumayag naman. So, galing, no? Parang ngayon, na nag-full circle na, naiintindihan mo na. Talagang pag tumatanda ka rin, ma'am, marami kang marirealize. Hindi mo naiintindihan. So, ikaw, Miss Josie, ang nagsasabi na tumatanda. Hindi natin sinasabi na matanda ka. Hindi naman halata sa mukha. May ano lang, nagmamature. Ayan. So, kung tumatanda. Sige, paganda rin natin. Medyo nagmamature. Nagmamature. O, diba? Eh, speaking of nagmamature, Miss Josie, ilang years pa yung nakikita mo for yourself na lumalaban and maging kabilang ng national team? Sa ngayon po, ma'am, sabi ko nga, astong nakaya pa naman ang katawan ko and happy pa ako sa ginagawa ko and nakakapagtiyaga pa ng mga coaches ko sa akin. Yun talaga yung mahalaga. Bakit hindi, di ba? Oo. Tsaka, astong nagtitiwala pa sila sa akin. Pero, sige, kung darating po nung time na mismong katawan ko na rin ang susuko, siguro, ko na, tama na. Pero anong masasabi mo nun, Josie? Kasi may maraming nagsasabi, pag tumatanda na daw, medyo nahihirapan yung lumaban, di ba? Ganun yung misconception eh. Anong masasabi mo doon? Lalo ngayon, nakamit mo yung mga medals mo, medyo nagmamature ka na. So, anong masasabi mo doon sa mga tao? Siguro kwan, sabihin na natin may mga disadvantage kapag nagkaedad ka, pero hindi mawawala doon ng advantage na may edad ka habang lumalaban ka. Kasi ang kwan, ma'am, ang vaccine parang kwan yan eh. Parang nag-aaral ka yan eh. Hindi basta-basta na, kumbaga, nasa grade 1 ka, alam mo na kaagad noon sa grade 6. Hindi. Step by step yan. So, habang tumatagal ka, may mga natututunan ka. Kumbaga may naiipon ka. Yan ang mga hindi makikita ng mga beginners. Nung wala sa beginners, na meron sa mga... Kahit gano'ng kagaling, no? Kahit gano'ng katalented, kailangan talaga yung experience. Opo. Ako medyo binibiro yan ako ng mga coaches ko. Kasi meron akong laro na talagang wala akong ensayo. Hindi naman walang ensayo, pero maikli nung time ng pag-iinsayo namin. Kumbaga, biglaan. Galing kami bakasyon eh. Ang ginawa ko doon, puro gulang lang talaga, ma'am. Explain mo, Ms. Josie, sa viewers natin, anong ibig sabihin ng gulang? Baka may mga hindi alam kung ano yun. Kasi, kwan eh, dahil alam kong medyo kapus ako sa kwan, sa hangin, hindi ako pwede sabay ng sabay. So, ang ginagawa ko, suntok, alis, or suntok, kapit. Kasi pag kumapit ka sa kanya, hindi ka na niya magagantihan eh. Correct. Hindi naman yun, pwede namang gawin, pwede naman mag-change. As long na marunong ka magdala kung paano mo siya
clinch na hindi makahalata ng mga ng referee doon sa taas ng ring. So okay lang. Ituro mo, so, ma'am. Sabi mo, siya yung nag-clinch sa akin. Oo. Pwedeng ikaw ang nag-una, nanguna sa clinching, pero nakataas ka na nung halimbawa habang nag-clinch ka. So, ganun. Yun, nung mag-pretend ka na kunwari hindi ikaw nagkumakapit. Correct. Oo. Eh, sa totoo lang, ano naman talaga yan, di ba? Strategy naman talaga yan sa boxing. Opo. Kaya maganda rin talaga nung pag medyo matanda ka na, ay medyo may edad ka na. So, alam mo na kung paano dalhin mga ganong sitwasyon. Oo, kasi pag bata ka, talagang ano ka eh. Ang kwan mo, laban lang na malinis eh. Correct. O, suntok ka lang ng suntok, di ba? Oo. Dami kasing hangin pag bata. Ang siguro ang nawawala lang naman pag kwan, ako totoo, ngayon hindi na ako ganun kabilis sa laro ko, hindi na ako ganun na, dati po, kahit makipagpupukan, okay lang eh. Ngayon medyo, kwan na, medyo kahit papano meron na akong tinatawag na tansya na, tinatansya-tansya ko na kung hanggang saan na, lalabas ko na kwan. Tama rin naman ni Josie, kasi kailangan humaba rin ang career mo. Kung puro ka baragan, di ba? Ano na lang mangyayari sa katawan natin yan, di ba? Kailangan pa rin naman natin maging mukhang tao, hindi ba? Eh, sa kagandahang pala, di wala na silang masisira sa akin, so okay. Grabe ka naman, Miss Josie. Naku, nung nakita ko nga yung pag nakikita kita sa news, sabi ko, ang ganda-ganda ng skin ni Miss Josie. Sabi, tanungan natin kung anong secret niya sa kanyang magandang balat. Patay tayo na. Baka sa picture lang, ma'am. Grabe ko naman. See? Hindi, pero yun nga, paano mo din, syempre, as a boxer and as a, yun nga, as a woman. Yun, as a woman. Syempre, kailangan inaalagaan natin. Ano naman yung part mo na yun? Siyempre, ano yung mga ways mo para alagaan yung sarili? Hindi ako masyadong kwan, ma'am. Hindi ako masyado kasi maayos eh. Kumbaga, mahilig ako mag-lotion. Kasi, ang pangit kasi pag-dry, pwede ka magsulat ng pangalan mo sa balat eh. O, di ba nung bata tayo, nilalagyan mo ng so, ngayon medyo nagkaedad niya, ayaw mo naman nung gano'n. So, tayo ako naglo-lotion. Yun lang yung ginagawa ko. Siguro, hindi ako mahiling mag... Nag-ayos. Okay na yan. Nung mukhang bugit-bugit. Hindi, kasi pag nag-training ka, hindi ka naman nang pwedeng mag-ayos. Oh, siguro, pag may mga occasion, ma'am. Totoo naman. Pag may mga occasion, yun. Nag-aayos naman kahit pa paano. Pero nung talagang routine na talagang mag-aalaga ako ng skin. Ng wala tayo. Wala masyado. Natural lang yan. Natural kasi walang panggastos. Hindi. Bakit mo naman din kasi, yun nga, ba't ka naman mag-makeup? Kung may training mamaya, hindi tatanggalin mo rin lahat yan. Diba? At saka naman mo mag-insayo na may fun, na may makeup. Correct. Oo. Hindi ko naiintindihan yung ganyan. Lalo pag sparring, tapos naka-headgear ka, di ba? Parang gas na yung mukha. Itim na nung ganito mo. Correct. Tapos papahiran ka ng Vaseline, di ba? Ano nang sasabihin ng coach mo? Shout out pala sa coach ko, Coach Florence, kung binabaseline ko. Ano yan? Diba? So, sakto lang. Okay. Ito naman, Miss Josie. Ano naman sa tingin mo ang future ng female boxing sa Pilipinas? Bilang isa sa mga nangungunang female boxer. Ako po, malaki nung nakikita kong potential ng mga women's boxing. Kasi, funny. Kumbaga, maraming talented na Pilipino. Totoo naman. Kahit sa sports po, maraming talentadong Pilipino. Oh, yeah. So, ang siguro ang pinaka-kwan ko lang, mas maging active pa tayo sa mga grassroots. Kasi doon naman natin kinukuha ng mga, ng mga atleta na. Hindi naman kasi instant ng talent eh. Diba? Hindi na-develop yan. So habang bata pa ako na-develop yan, angat at angat yan.
So, alam mo, Miss Rosie, totoo yung sinabi mo. Kasi nakalaban na ako sa probinsya. Ang gagaling ng mga amateur sa probinsya. Oo. Opo. At saka, kasi sa atin, ma'am, sa totoo lang, likas na sa atin na, pani, may puso, may tapang. May tapang. So, di-develop mo na lang yan. So, pani, maraming potential na atleta. Hindi lang na, siguro, medyo kulang lang tayo sa grassroots. Ano ay, sa, ano yan? Ilang letters, Miss Josie? Sige, sa grassroots niya, ma'am. Oh, naiintindihan ko yun, Miss Josie. Suporta siguro din ng, kasi mahirap din maghanap ng talento kung walang sumusuporta or walang magte-training dun sa mga. Kung walang, kumbaga, kuha natin, bigyan natin ng plano. Totoo. Program. Yun po talaga. Kasi kung... Iba ba, Miss Josie, may balak kang siguro pagtanda mo. Parang bata. Pagtanda mo, yun nga, magkaroon ng bumalik sa Palawan, tapos mag-develop ng grassroots program, ganyan. Ako po, Kwan, kung sakasakali na mag-retire ako, mabibigyan man ako ng pagkakataon sa awa ng Diyos na makapag-Kwan sa coaching staff. Gusto ko maghanap ng mga babae na willing. Nung willing ha, nung talagang willing. Hindi pipilitin. Oo naman, Miss Rosie. O lang naman pilitin natin. Kasi meron ng mga tipong, okay, nag-boxing ako. Nung nakaramdam naman ng hirap, nagsipag-alisan. Di ba? Nung mga ganun. Ayan. Oo. Kaya nga, minsan ito ha, napapansin ko lang. Mas madali ang kuha ng development ng mga taong gipit. Pangangailangan. Compare doon sa gusto ko lang kasi gusto ko. Oo, yung hindi ko naman diba to kailangan. Gusto, may halong pangangailangan. Kasi pag gusto mo na, may pangangailangan ka pa. Kumbaga, doble. Oo, hindi ka susuko agad kahit anong hirap pa yan, kahit anong panong sakit na nararamdaman mo. Hindi mo susukuan ang pangarap mo kasi alam mong kailangan mo siya. Alam mong gusto ko siya. Compare doon sa gusto lang. Kapag nakaramdam ng hirap, ayaw na. Ayoko na kasi ang hirap. Oo. May ganun kasi mami. Yun rin nung isa sa mahirap na kwan ng mga Oo nga, ano. Hindi lang naman din kasi training ang problema. Yung pag-retain ng mga atleta. Oo. Tsaka, kwan, nung talagang gusto niya nung ginagawa niya. Isa to sa pinaka-importanting point. Kapag papasok ka sa isang sitwasyon, dapat gusto mo. Dapat kailangan mo. Isa sa importante, dapat masaya ka sa ginagawa mo. At dapat ma-inlove ka. Oo, dapat mahal mo ang trabaho mo. Oo. Kasi pag yan ang pumasok, parang tatanungin mo, bakit ako sisuko? Bakit ko sisuko nung mahal mo, nung gusto mo, nung masaya ka, nung kailangan. Okay. Kasi dugo at pawis, ano? Dugo, pawis, at luha sa boxing. Di ba? Oh, ma'am, minsan nga, halo pa ng sipon at saka laway. Ay, ma'am, parang talaga yan. Sipon, laway, pawis, di ba? Minsan hindi mo na nga alam kung alin dun. Totoo yan, mama. Ako na-experience ko yan. Totoo. Nakakatawa, pero totoo na-experience ko yan sa mga sparring ko sa mga lalaki. Totoo. Oo. Lahat na lang ng pwedeng. Okay lang, naka-headgear ka naman yun sa Josie. Hindi makikita, di ba? At saka okay lang yan. Siguro rin naman, na-experience din naman nila yun. Totoo. Pero ang galing, tama ka doon, Miss Josie, no? Yung sakit kasi na nararamdaman mo sa boxing. Kung gusto mo lang siya, pwede kang bumitaw eh. Diba? Ayoko na. Oo. Yan, totoo yun. Kaya, mas marami, pansinin mo ma'am, mas maraming nagtatagal at saka nagiging successful ng mga atletang gipit. Ay, hindi naman sa gipit, pero malaki. Kung magkakailangan talaga nila nung panay. Totoo. Diba? Ako, ganun na ako ma'am. Matindi ang pangangailangan kaya.
Oo nga, nung simula. At nag-evolve yung mga pangangailangan mo, diba? Nung bandang huli talagang... Oh. Kaya kwan talaga. Oo. Tsaka, pinaka-kwan talaga dyan. Isa rin sa kwan, kailangan talaga. Kahit na mayroong mga bumubulong-bulong sa loob ng isipan mo na kontra ka sa sinasabi ng coaches mo. Kasi hindi naman sa lahat ng oras pare gusto mo eh. Or oh, yan. Oh, oh. Meron panahon na medyo may kwan ka. Pero isipin mo palagi, walang ituturo ang coaches mo na ikasasama mo. Lahat ikakabuti mo. So sundin mo. Tiwala talaga. No? Tiwala. Feeling ko kasi tama yun ni Josie. Kung hindi buo yung tiwala mo, hindi ka mag-grow eh. Diba? Ah, totoo yun, ma'am. Totoo po yan. Yung tawag nila dyan, sa sarili. May sarili mundo. Raven term, nagsasarili. I mean, kasi both sides. Nahawa na ako sa'yo, Miss Josie. Ah. Oh, sige, paliwanag mo yan. Kailangan kasi, ma'am, both sides sa inyo ng coach mo. Kailangan nararamdaman mo na buo ang tiwala niya sa'yo. At the same time, kailangan iparamdam mo rin sa kanya na buo ang tiwala sa kanya. Totoo yan. Lalo sa rin. Kumbaga, teamwork yan eh. Teamwork. Teamwork ninyo mag-coach. Pag nasa taas ka, ma'am, ng ring, lalaban ka. Kung wala kang coach, mahihirapan ka. Kasi hindi mo nakikita nung nakikita ng coach sa baba. Mm-hmm. Maaring sa tingin mo, kaya mo or ganito, tinatamaan ka sa ganito, hindi mo masolusyonan. Sila na nasa baba, kitang-kita nila yan. Mm-hmm. So sila magsasabi kung ano ang dapat mong gawin. So tiwala ka. Kung may tiwala ka, gagawin mo kung ano sinasabi nila. Kahit itama ka dun eh. Kahit minsan hindi tayo mag-agree. Kasi syempre, lalo pag bata ka nagsimula, di ba? Matigas pa ulo ng mga bata. Ano, matigas pa rin ang ulo. Talaga ba? Ikaw nagsabi niyan. Pero tama, tiwala pa rin, no? Kahit matigas ang ulo. Opo. Eh, Miss Rosie, ano naman ito, siguro yung mga fans mo excited din malaman. Anong mga plano mo in the future? Syempre, hindi naman tayo pwede sing forever, di ba? Meron ka bang balak mag-pro? Or may balak ka bang mag-coach? Or may balak ka bang... Siyempre, meron ka rin plano sa iyong professional career. So, ano yung mga plano natin yan? Sa ngayon po, gusto ko po, kung mabibigyan po ko ng pagkakataon na kapag makapasok sa coaching staff dito sa national team. Gusto ko po. Gusto ko rin kasi ma-share, ay bahagi sa kanila kahit na medyo loko-loko ako. Gusto ko, gusto ko rin silang makita nila kung ano ako noon at ano nung narating ko dahil sa kung anong ginawa ko. Gusto ko sa kanila ma-share ng mga ganong bagay para ma-encourage ko sila na mas lalong pagpursigihan kung ano meron sa kanila. Kasi, kung mo, may pagkataon, minsan lang kakatok sa buhay yan eh. So, grab mo na. Pagbutihin mo na. Tutal, mag-invest ka na rin lang naman ng oras mo, lubos-lubosin mo na. Nung talagang may makukuha ka. Kasi pag pumasok ka dito at ang inisip mo lang, ang ginusto mo lang, gusto mo lang magka-allowance. Gusto ko lang na nandito kasi pag national team, parang iba ang dating. Walang, ito, kumbaga parang walang pupuntahan yun. Pag ganun lang. Mababa ang pangarap. Oo, at saka mababaw nung kanya, kagustuhan niya sa kanang pananag. Hindi ka natagal kapag ganun, ano? At saka mahirap nung pa ng development mo nun. Oo. Limitado ka eh. Yun lang yung gusto mo eh. Parang, yun lang gusto ko. Kahit naman magmalinggiring ako dito, kahit ganito lang, shadow lang na hinahinay lang ang gagawin ko, at least sasahod naman ako. Wala. Unlike sa may mga gusto ko pang marating, gusto mong patunayan, talagang mag-proceed eh. Sa bawat ensayo, gustuhin mo na may mandidevelop sa'yo. Parang ikaw, Ms. Rosie, no? Nung naka-4 na medals ka na, pwede ka naman ang tumigil na dun eh, di ba? Kasi prestigious na yun eh. Oo. Ambisyosong pala ka ako eh. At
dapat lang naman talaga, Miss Rosie. Yun naman ang tama, di ba? Paano naman natin maaabot yung... Worth it din naman po, ma'am, ang pagiging utyoserong palakak po. Correct. O, di ba? At ipagpapatuloy mo pa yung pagiging utyoserong palakak po. Kasi meron ka pang, naku, may utang ka pa sa amin, Miss Rosie, na ano, yung goals mo. Pag na, ano mo yan, pag na nasulat mo na, kailangan sabihin mo sa akin. Kailangan ko rin talaga yung para sa sarili ko rin. May, kumbaga, merong direksyon kung ano man ang pupuntahan ko. Totoo. Pero yun, yung second question ko, syempre, may mga magtatanong yan. Wala ka bang balak mag-pro? Syempre, pagkatapos ng, may mga ibang nag-transition niya, di ba, from national team, nag-pro sila. Ikaw, anong tingin mo dito? Ako pa, ma'am, wala. Wala talaga. Oo. Wala. Pag-retire na talaga sa bahay. Opo. Kasi parang, kumbaga, eto na ako eh. Parang, kung uubusin ko man nung linya ko sa kanang boxing career ko, gusto ko ilaan na dito. Kasi, ang laki ng utang na loob ko dito. Sobrang laki. Ang daming nabago sa akin. Ang daming na ibigay na tulong nito sa akin. So, gusto ko rin naman, kahit pa paano, masulit din naman nung ibinigay nilang suporta sa akin. Diba? Makapagbalik ka, no? Maging, oo. Yun na. Yung endgame ko talaga maging coach, di ba? Masuklian ko man lang nung suporta nila sa akin. So, yun po. Pero matagal na yan, bata ka pa eh. Sana all bata. Diba? Wala, yung age limit naman sa SEA Games, hindi mo pa naaabot. Malayo pa po. 45 po yata eh. Nakikita mo ba sa sarili mo na 45, naglalaro pa rin? Pero syempre, hindi, ayoko namang tumating sa point. Oo. Baka ugod-ugod naman ako nun, ma'am. Baka hindi na mother tawag sa iyo nila Miss Irish. Godmother na. Ninang na. Di ba? Sagwa naman nun, ma'am. Buti po puti na ang buhok mo, nag-boxing. Maaga ka din kasi naman nag-start eh. So, hindi mo naman kailangan tuduhin. Diba? Oh. Sabi ko nga po, ma'am, basta kung hindi na talaga kaya ng katawan ko. Okay. Katawa na magsasabi, no? Oo, minsan makinig tayo sa kanang katawan natin kasi yun nga po, sinasabi rin ng mga kwan, hindi pang habang buhay ang boxing. So, may time at may time na matatapos ng kwan. So, kaya yun po. Ayan, nakakatuwa si Miss Josie, nakaka-inspire, lalo sa mga atleta nating mga Pilipina, hindi ba? Ano naman message mo, syempre, Miss Josie? Nako, pag nagkulitan tayo, Miss Josie, idagdag mo yung kakulitan ko sa kakulitan mo, baka 5 oras tayo mag-show. Baka hindi ka na makatulog. Daldal ko kasi, ma'am. Ano ba? Hindi, madaldal din ako. Tapos yun nga. Usually, pag ganyan, ako yung nadadala eh, sa kakulitan. Hindi ako marunong magtimpi. Ay, pareho tayo, ma'am. Ako hindi, pag kinulit ako, hindi rin ako makatiis na hindi ako makaganti. Oo. Kung makulit ka, makulit din ako. Magkulitan tayo. Oo. Happy lang. Pero nakakatawa na, yun nga, I think yung mga viewers natin, nakita yung kakaibang side mo ngayon. Sabi mo nga, tingin nila sa'yo before, di ba, suplada. Ako tingin ko tahimik. Sabi ko, paano yung tahimik at demure ni Miss Josie, yung parang di makabasag tinggal. Banga kasi ang binabasag. Banga. Naku, pag nagbasag ka ng banga, baka may lumabas na halimaw. Halimaw sa banga. Siguro mga hindi nakakakilala sa akin. Ayun pala yung ugali nito. Napaka-ingay naman babae ko. Kala ko pinakakiyain. At siguro sabi nila sa national team, ayan na, naku, lalabas na ang kahulitan ni Miss Josie. Pero hindi. Sorry na mga coaches ko. Okay lang yun, Miss Josie, kasi you don't have to apologize for who you are, hindi ba? Oo. Hindi, happy naman sila sa akin, mami. Napapasaya ko. Correct.
Alam namang magtitigil lang kayo sa national team, di ba? At saka pa naman, wala ko, para sa akin ha, wala ko masabi sa mga kasama ko, sa mga coaches ko. Kasi lahat marunong makisama, kumbaga, wala kang pan. Kung ano pa, go. Parang ganun. Kaya wala, hindi mo kailangan mag-pretend. Kaya rin siguro kayo successful, no? Hindi lang sa medal count, yun nga, pati sa Olympics ngayon, di ba? Ang daming boxer. Apat ang boxer natin, ma'am. Correct. At i-good luck natin sila, syempre, dyan sa kanilang journey sa Olympics. And yun nga, every year, di ba, nagtatamo kayo ng sangkatutak na medal. Sana po tuloy-tuloy pa po. Tuloy-tuloy yan. Oo. And yun naman, ano ang final message mo sa unang-una? Actually, sa lahat. Sa mga female boxers na, syempre, nag-look up sa'yo, sa mga coaches mo, yung mga gusto mong pasalamatan, at lahat ng tumulong at nagnaniwala sa'yo all these years. Unang-una po, message ko po. Unang-una kasi gusto kong pasalamatan, syempre, yung Panginoon. Sa binigay niya sa akin talent, sa binigay niya pagkakataon sa akin, kung bakit ako nandito. Parang lahat-lahat kasi dahil sa kanya. So, second, gusto kong mag-thank you sa mga coaches ko. Ayan, mga coaches ko na talagang ang haba ng pasensya sa akin. Parang kanina mo ba binabanggit yung haba ng pasensya? Kasi mama, ang kulit ko talaga. Hindi pa ito. Kumbaga itong pinakita mong ito, ano pa lang, surface pa lang yan. Medyo mahihain pa ako niyan, ma'am. Ah, talaga? may ikukulit ka pa, Miss Joss. Excited ako makita yan. Huwag kang mag-alala na kung dadalawin ko kayo talaga dyan sa... okay lang yun, ma'am. Pare-pareho naman kami. Match-match lang. Correct. Wala pa ako nakilalang national boxer na hindi kalog, no? Oo. Mahirap ka makakita na matino. Nilaglag na lang. Tama. Sorry na. Ang kulit ko rin, eh, no? Nagpapasalamat ka na. Kinukulit pa kita. Sige, ituloy mo, Miss Joss. Eto. Thank you po sa mga coaches ko na talagang hindi napapagod na turuan ako, na bigyan ako ng pagkakataon na patuloy na nagtitiwala at saka sumusuporta sa akin. Kasi malaking impact sa akin na pinaparamdam nyo na kayo mismo, sa inyo mismo nang gagaling na marami ka pang pwedeng magawa, marami ka pang mapapatunayan kasi nakikita namin sa iyo na kaya mo pa. So malaking factor yun sa akin. Kasi minsan nawawala na ako ng pan eh, ng confidence sa sarili ko. Sila nung nagbo-boost ng pan ko na, "Tiyak, kaya mo yan, edad lang yan, ganyan-ganyan." So, ayan. At saka, thank you kasi hindi lang kayo coach, nagiging coach sa akin. The same time, nagiging magulang din kayo kasi alam ko may mga bagay ako nagagawang mali at nandiyan kayo para itama ng mga pagkakamali na yung pinagsasabihan niyo ko, lahat ng mga payog ginagawa niya para mapabuti ng kung ano ako, nung sitwasyon ko. So, thank you kasi nandiyan kayo palagi sa akin. Yan. Sobrang thankful ako sa kanila. Sobra. Salamat sa lahat ng coaches ko sa Philippine Women's Boxing Team, Coach Nolito Velasco, Coach Michelle Martinez, Coach Leonardo Galedo, sila Coach Kyle, Coach Roel Velasco, sa lahat po ng coaches na bubuo ng Philippine Boxing Team sa AIBA. Sobrang thank you. And syempre, thank you rin po dahil sa suporta ng AIBA sa amin nung hindi pa rin po nila ako kinukuha na kumbaga binibigyan pa rin nila ako ng pagkakataon para makapag-participate sa ibang bansa. So, sinusuportahan pa rin nila ako. So, thank you po sa patuloy na pagtitiwala sa mga bumubuo ng boxing team, sa nutritionist namin, sa kay Ma'am Janitaro, kay Sir Jerwin Marcos. Thank you po kasi nandyan kayo para madagdagan kung ano ng mga dapat pa namin kumbaga sa katawan namin, nandyan kayo sa sports psychologist para sa mental and sa nutritionist namin. So, thank you po. Syempre,
mga bumubuo ng PSC. Ayan. Gusto ko rin pong pasalamatan ng PSC kasi sa hinabahaba ng panahon, ng taon na pananatili ko sa national team. Ayan po, hindi nyo pa rin ako pinapabayaan. Thank you po sa lahat ng suporta na natatanggap ko. And sa tiwala. Siyempre, ma'am, hindi ko na makakalimutan magpasalamat sa mga... Ito na. Titirahin ko lang kayo. Parang mga teammate ko. Thank you sa lahat ng sa mga taong tumutulong sa akin sa sparring. Sa tuwing may competition ako sa mga lalaki na pag-sparring sa akin. Thank you sa lahat ng pangbubugbog nyo sa akin sa pananakit. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate yun. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi rin naman talaga ako mag hindi ko maaabot nung mga naabot ko. Kasi, kumbaga, isa kayo sa mga pundasyon ko eh, para sa magandang performance. Ayan, sa mga teammate ko, kila Ayi, ayan, kila... Nalalaki ang mga tama mo si Josie. Kila Ayi, at ang... Dilatan. Na, lagi sila sabi na na-influensyan ko sila. Kila Freelance Pre James, ayan. Maraming salamat sa inyo kasi dahil sa inyo, napapasaya nyo nung araw ko kahit inaasar nyo ako, kahit binubuli nyo ako, patas-patas lang tayo. Ayan. Okay. Maraming salamat. Nagiging masaya ako kaya tumatagal pa ako dito. Mababa pa yung pagsasama natin. Okay, magalala. May pagbabanta. No? Mamaya may mga chat na yan sila. Parang nagbabanta ka eh. Eto, message ko naman po sa lahat ng kababaihan. Po. Sa lahat ng mga kababaihan na gustong sumubok o gustong sumukan ng mga larangan ng boxing, please po, sana marami pa kayo nung ma-encourage namin na sumali dito sa Philippine Women's Boxing Team at subukan. Dahil napakalaking chance po nito para sa ating mga Pilipina na makapag-uwi ng pintong medalya sa Olympics. Sana po marami pa nung mangarap na mga ganitong bagay sa kababaihan. Kasi kung maumpisahan nyo po, sinasabi ko sa inyo, mag-i-enjoy po kayo sa boxing. Tapos, kan po, sa mga kababaihan naman na kumbaga gusto na, may mga gusto ng pandito sa boxing, patuloy lang kayo mangarap and patuloy nyo lang na pagpursigihan na makarating dito. Kasi, bukod sa malaking pagkakataon to para sa inyo, masarap po sa pakiramdam na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa natin. And sa dami-dami natin mga Pilipino, kung kayo ang may papadala doon, napakasarap sa pakiramdam. So sana lang talaga, pinaka-point ko lang na sana marami pong babae talaga na pumasok sa larangan ng box. Mga palaaway dyan ng mga kababaihan, Correct. Oo. Sayang yung talent nyo. Kala nyo ba? Hirap maganap ng matapang. Opo, yan. Tsaka gamitin nila sa mas magandang paraan. Opo. Diba? At saka kahit yung mga tahimik, alam mo, kaya din lang. Oo naman, ma'am. Oo, basta, sabi ko nga po, sana po, patuloy ko yung mangarap. Tayo. Nang gitong medalya sa Olympic. Huwag po tayong panghinaan ng loob na kwan. Malay po natin, hindi natin masabi. Lalo na may dalawa na po tayong babae sa Olympics. Oo, Miss Nifty Petition. Na nag-guest din namin yan. Apo. And si Miss Irish Magno. Nako, good luck. And si Sir sino, Yumir Marshall and Sir Carlo Paalam. Yan. Apat! O, diba? Isang malaking win yan para sa national team, di ba? At syempre, merong bumati sa iyo si Coach Florence Ferrer. Sabi niya, hello Josie Hart. Walang pang-aasal. Hindi kami tumagal na magkasama kasi pa-retire na sila nung dumating. So, hello Coach! Hindi mo naranasan yung kakalitan ni Coach Florence. Bata pa kasi ako noong time na yun. So, sila pa ng mga kwan. Yes, napakagaling na coach.
Oo, yung mga tinuro sa akin ni Coach Florence galing din sa national team. So, parang, kumbaga, nakasilip ako dun sa mundo ninyo. Sa mundo namin. O, naramdaman ko rin yung mga round robin na sparring. Di ba? Ang saya, ma'am, di ba? Lalo na pag... Lalo naman pagpan. Pag ikaw nung... Ay, pag nung nambugbog sa'yo ang huling nasa gitna, masaya yun na. Balikan na to. Makakaganti ka na. Oo, o di ba magagamit nila yung kanilang ano, pagkapilya at pagkamaldita sa boxing. O di ba? Nako, et ito pa, meron pa tayong isang comment, Sir Doy Angeles, kailangan ba beautiful para maging lady boxer? Sige nga, sagutin mo yan, Ms. Rose. Hindi po, tingnan niyo naman mukha ko. Hindi kaya nga na itanong dahil syempre kayo lahat sa national team talagang malalakas ang dating, talagang very, very presentable, magaganda. Requirement wow. Ito ng Josie. Shout out to his Irish business team. Oo. Kailangan ba? Ewan ko po mo kasi hindi ma-appreciate mo sinasabi yung ganda. Siguro ibang tao na lang mag-a-appreciate. Oo. Ewan ko po, kahit sino po, basta talented at saka gusto na mag-boxing talaga. Wala naman pong requirements. Tapang sa... talaga, no? Tsaka magaling sumunod. Opo, disiplina. May kun nga si Coach Ruel eh. Lagi niya sinasabi, Ruel Velasco ng bronze medalist natin sa Olympic. Kailangan mo lang ng STDDD. Ano ano yung STDDD na yan? Ipag, tiyaga, disiplina, determinasyon. Samahan mo ng dasal. Kompleto yan, ma'am. Ang ganda. Diba? Ang ganda po. Formula. Parang medyo nakakatawa lang siya pag binanggit mo, STD. Ikaw talaga, Ms. Josie, hindi na ako natawa. Natawa na, tuloy ako ngayon. Tinigilan ko na nga. Pero maganda nung kanya. Maganda nung meaning niya, ma'am, di ba? Oo, STDDD. Ako. Ita mo rin, natawa na ako. Ngayon. Okay na ko, yung mga viewers natin, I'm sure naaliw talaga. Pero aside from yung ating katatawanan at nag-enjoy tayong kasama si Ms. Josie, marami tayong natutunan. Yun nga yung kanyang message ng pangarap, hindi ba? Pangarap at yung pag-set ng goal. Hindi lang tayo makontento sa kung anong meron tayo sa at the moment. Pero yung talagang mangarap pa. I think nag-resonate yan sa mga kababaihan, Ms. Josie. Thank you. At isa kang inspirasyon ng tagal na kita talagang gusto i-gift. Kaso baka isipin mo pag in-addict yun, ba't? Ano, grabe. Yun. Pero thank you, Ms. Josie, dahil napakabait mo, napakakalog, at napakakulit, at napakasayang kausap. And hopefully, magkita tayo kapag, ayan, dumalaw ako sa... Subukan yung... Kulitan tayo. Thank you rin talaga sa inyo, ma'am, kasi binigyan niyo ng pagkakataon para imbitahin sa ganitong programa ninyo. Sobrang nag-enjoy po ko and at the same time, kahit pa paano, makapagkuhan tayo na makilala pa ng audience sa boxing. So, thank you po. Kasi malaking bagay ito, ma'am, eh. Uh-uh. Ah, naniwala ko. Pag napanood ng ibang kabataan, may boxing pala. Parang makuhan sila. Ma-aware sila na merong ganitong kuhan. So, makuhan sila na pumasok dito. Correct. Yeah, sobrang thank you sa inyo, ma'am. Kahit sa mga media na nagkuha ng mga pa namin, ng mga article namin sa Women's Boxing Team. Sobrang thank you po kasi malaking kulong po ito para mapalaki pa nung pa ng Women's Boxing sa Pilipinas. Saka alam mo, malaki rin ang contribution mo dun sa pagbago nung meron kasing impression na ang babae, ito lang kaya. Pero ikaw, napatunayan mo, hindi lang tayo limitado sa mga bagay na yung usual natin na dapat natin gawin. Sinasabi ng mga tao na dapat natin gawin, di ba? Sinasabi nila, yung babae dapat nasa kusina lang. Yung babae ganito. Natawa si Ms. Rose. Bakit Ms. Rose? Wala ka bang talent sa kusina? Wala po kasi alam sa bahay. Kaya... Pero mahilig tayong kumain. Ako. Ay, talented ako dyan, ma'am. Pero yun nga, totoo, binabago nyo itong ganitong perception at
maganda ito, maganda ito para sa ating mga kababaihan. Kasi yun nga, hindi na lang tayo nalilimitahan sa mga pwede nating gawin. Ayan. Ako, thank you, Miss Josie. Nag-enjoy talaga ako sa gabing ito. And hopefully, sa pag nakamit mo ang iyong susunod ng itong medalya, ay ma-i-guest ka ulit namin dito sa Boxing Balitaktakan at magkulitan pa rin tayo. Ito, naku, may humabol. Ramel, idol, maganda na may self-defense pa. Ano po? Medyo naputol. Oo, si from Ramel Debuyan, idol, maganda na may self-defense pa. Nagagamit mo ba itong pang self-defense? Pag sa mga kaharutan ko. Sa teammates. Yung nga yung sasabihin ko sa teammates. Opo. Gamit yan. Awa ng Diyos, hindi naman sa aktual. No, na wala naman. Sa teammates. Sa teammates. hindi ako masyadong palaaway sa labas. Doon na sa mga teammate ko talaga. Oo. Sparring yun. Kunwaring sparring. Ayan, okay. So, wala nang hahabol. Ayan, ako. Thank you, Miss Rosie. I'm sure inaanto ka na dahil nga baliktad ang iyong body clock. And hopefully next... Kasi ako yan, ma'am, hanggang mga madaling araw. Ako, baka mamaya pag di tayo tumigil dito, hanggang madaling araw tayo nagbabahay. Joke lang, Miss Rosie. Ma'am. Kailangan nating magpahinga, mag-beauty rest. So, thank you, Miss Josie. And hopefully, yan, good luck sa iyong career and any success na matatamasan mo in the future. Kasama mo ang Boxing Balitaktakan and hopefully mag-guest ka pa namin ulit. Maraming salamat. Okay, thank you, Miss Josie. Bye-bye. Alam ko nag-enjoy kayo. Bye. Oo naman. Obra nga. Sige, Miss Josie. Bye-bye po. Bye po.